Coffee sa dagat. Coffee sa dagat. Wow. Dear friends, have you ever been trapped in a whirlpool of your own thoughts? Struggling to find a way out? Do you often find yourself wrestling with problems long after you should have found peace? Isa sa mahalagang sangkap ng buhay ay yung stability. Stability hindi lang dahil matatag ka, kundi stability dahil may clarity ka sa dapat hahatid ng iyong buhay. Kapag ka walang clarity, wala ding magiging maliwanag na direksyon at desisyon. Ang buhay ay napakahalaga kahit na paminsan ay hindi pa natin nakikita ang kahalagahan nito. Parang kapag bata pa ay wala pang pagtutuon sa mas importante sa buhay dahil sa pag-iisip na haba pa buhay. Sa iba naman, dahil sa dami ng kaabalahan ay wala nang panahon para mag-reflect sa kung ano nga ba ang tama at kung ano ba ang tinatahak ng buhay. Meron din yung mga tao na hindi malaman kung anong desisyon ang gagawin sa sarili dahil sa walang malinaw na pamantayan ng tama o maling desisyon. Parang anything goes na lang. Ang ganyang tao, hindi man niya namamalayan, eh parang ligaw na bala na kahit saan pwede tumama dahil wala namang malinaw na puntirya. Mababakas mo ang ganyang kalagayan sa desisyon ng isang tao. Kapag walang clarity sa direksyon, hahanapin na lang kung anong madali, gagayahin na lang kung anong ginagawa ng marami at ang masaklap, sasayangin na lang ang buhay sa paikot-ikot dahil wala nang malinaw na puntirya. Isa rin sa senyales ng kawalan ng clarity sa direksyon ay yung hindi mo masukat kung may progress ka ba o wala. Mamayang okay ka, tapos biglang mag-iiba ng direksyon. Yung Coffee hindi mo mahanap ang kabuluhan sa iyong ginagawa dahil maaaring hindi rin malinaw sa iyo ang mga kakayahan at galing mo. Delikadong kalagayan niya dahil sa bawat maling desisyon, syempre merong consequence. Minsan pag wala ding clarity sa direksyon, eh wala ring clarity sa values, kaya may tendency din na mapasok ka sa mga relasyon na lalo na lang lilikha ng mga komplikasyon sa buhay. Yun bang by the time na gustuhin mo na ang magkaroon ng clarity, eh mahirap na dahil nga marami ng komplikasyon sa bawat desisyon. Ang sabi ng Bible, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong mabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sabi sa English, a double-minded man is unstable in all he does. Ang stability ay pwedeng magmula sa pagkakaroon ng clarity ng direksyon ng buhay ng isang tao. Maliwanag sa iyo ang dapat gawin at paglaanan. Kung sakali na na-realize mo na kulang ka sa stability dahil kulang ka sa clarity pagdating sa direksyon ng buhay, mahalagang malaman mo na yung clarity at stability na iyan ay nais ng Diyos na ipagkaloob sa iyo. Unawain mo ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng paglago sa ugnayan mo sa Diyos. Ipagkatiwala at isangguni mo sa Diyos ang iyong mga hakbang at kapasyahan at makikita mo ang stability, ang katatagan na tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Sa kapag. Ibang dahilan ng tao sa pagtulong sa kapwa. Minsan ang dahilan ay para sa kapakinabangan at benepisyo ng tinutulungan. Minsan bilang pagsunod sa Diyos. At minsan din naman ay parang sa pangsariling kapakinabangan lamang. Totoo na may mga pagkakataon na yung pagtulong ay para tulungan ang taong nangangailangan. At meron ding mga tao na yan talaga yung motibo. Nakakatuwa to ha, at masasabing kahanga-hanga. Meron din namang mga pagkakataon na merong malinaw na gabay ang Diyos na tumulong. Minsan kasi merong mga pangangailangan ng ibang tao na kapag ka hindi mo alam yung buhay niya, ay hindi mo malalaman na may pangangailangan pala. Hindi naman kasi lahat ng mga may pangangailangan ay nagsusuot ng gulagulangit. Merong magaling magdala ng problema, pero hindi nangangahulugan na madali ang pinagdadaanan nila. Kaya may mga pagkakataon talaga na makakatulong ka sa pangangailangan dahil may malinaw na udyok mula sa Diyos para tumulong. Yung pangatlong uri ng tumutulong ay nais. Anyong pagtulong, subalit ang nakikinabang ay siya rin. Yun bang naipapakita ang kagandahang loob at napupuri dahil dito, ang tinutulungan ay nagmimistulang props na gagamitin para yung kabutihan ay ma-display. Mahalagang tandaan ang akto ng pagtulong at ang motibo sa pagtulong ay parehas na mahalaga sa Diyos. Ang sabi nga sa Bible, ha, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang.
sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Ang pagbibigay na may maling motibo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Maaring ito ay kahanga-hanga sa hindi nakakakita ng tunay na motibo ng isang tao, pero kung ang pananaw ng Diyos ang pag-uusapan, maliwanag na alam ng Diyos ang ating puso at alam niya kung tama o mali ang ating motibo. Isa pang magandang tandaan sa pagtulong ay ang paglalagay ng dignidad sa tinutulungan. Diba? Kapag tumulong ka, ay tumulong ka na sa paraan na hindi nawawala yung dignidad ng isang tao. Isang kasi, bibigay niya, pero marami namang sumbat at maling salita sa tinutulungan. Give and take ang tawag dyan. Nagbigay ka nga ng tulong, pero inalisan mo naman ang dignidad yung tao dahil sa maling pagtrato sa tinutulungan. Mas mainam ang pagkakaloob na merong pagpapahalaga. Sabi nga, charity wrapped in dignity. Mas makabuluhan yan at mas lalong nakikita ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan mo kapag ganyan. Ang bawat pagtulong ay pagkakataon para makita ng mga tinutulungan ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka lamang nakapagbibigay ng tulong pinansyal. Nagbigay ka pa ng pagpapahalaga sa tao at dahil dito, ang Diyos ay kanyang papupurihan. Laging gawin ang tama sa paraang tama upang ang Diyos ay maparangalan. Saka pa. Napag-isipan mo na ba kung saan ang tungo ng landas na tinatahak mo sa buhay? Mahalaga yan dahil ang destinasyong tinatahak ay siyang magdidikta ng desisyon sa kasalukuyan. Kaya pag walang malinaw na destinasyon, malamang wala ring malinaw na desisyon. Marami sa ating mga Filipino ay mahilig magtanong ng, saan ba tungo mo? Yan ay hindi naman pakikialam sa buhay ng iba. Yan ay paraan ng ating pagbati sa iba. Parang katumbas din ng kumusta ka na. Attempt din yan ng iba para ipaalam sa'yo na may pakialam sila sa'yo. Kaya naman ay gusto nilang malaman mo na interesado silang malaman yung kalagayan mo. Usually nga pag sinagot mo ang tanong na yan, pagkakataon na yan para ma-update ang iba sa buhay mo. Pag sinubukan mong sagutin yung tanong na, saan ba tungo mo? Tapos ang isasagot niya, hindi ko po alam eh. Sa palagay mo, anong magiging reaksyon ng kausap mo? Kaya mahirap ang matanong ng ganyan kasi mapapaisip ka talaga kung lalabas ka ng walang direksyon o magpaplano sa bawat lakad. Sa buhay, magandang pag-isipan niya. Saan ba tungo mo? O saan ba hahantong yung landas mo? O ano ngayon ang mangyayari sa buhay mo? Mga tanong yan na ayaw nating sagutin kasi mahabang paliwanagan. Pero ang totoo, kailangan nating harapin yan. Kadalasan, hindi natin nakikita yung kahalagahan ng bawat oras at pagkakataon ng sasayang kapag tayo ay walang direksyon sa buhay. Bukod pa yan sa mga nangyari na sana kung namuhay lang tayo na may maliwanag na direksyon sa ating buhay. May mga nagsasabi nga na mararamdaman natin lalo ang panghihinayang sa mga oras at pagkakataon na nasayang kapag tayo ay nalalapit na sa pagtatapos ng buhay. Ang kaso lang, kapag hinintay pa natin yon, marami na tayong masasayang na panahon. Kaya ang marapat ay ngayon pa lang ay isipin na natin ang patutunguhan ng direksyong tinatahak. Ang sabi nga sa Bible, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Ito ang marapat na maging kaisipan pag natatanong tungkol sa kung saan tutungo ang buhay. Una, mag-evaluate. Ang landas ba na iyong tinatahak ay landas na hindi mo pagsisisihan dahil iyo itong pinag-isipan? Ito ba yung landas na alam mong nais ng Diyos para sa iyo? Pangalawa, eliminate. Kung may mga bagay na hindi tama na matagal nang humahadlang sa kaayusan ng buhay, marapat lang na ito ay alisin na sa buhay. Mas pinatatagal mo ang mga hadlang ay mas matagal mong pinagkakaita ng sarili mo at ang iba ng paglago. Hindi lahat ng hirap ay dapat ayawan kung yan naman ay tumatahak sa tamang landas. At hindi din lahat ng madali ay dapat gustuhin kung yan naman ay taliwas sa tamang landas. Ang mahalaga ay ang pagtuklas ng tamang landas na magdadala sa panibagong antas na sa pagwawakas, ang panghihinayang ay hindi mababakas. Pagkaganyan, ang maayos na buhay, walang takas. Asa ka pa? All right.